Kanina ay nagsaya po tayo dun sa farm ni Tatay Romy kanina pong umaga yun hanggang alauna. Eh ngayon naman po, kaninang alas 3 ay pumunta naman po ako dito sa ating bukid, no, yung pong pinapaano po natin ng palay, no? Yung magse-second crop nga po tayo, mga katrabaho. Kung inyo pong nakikita ngayon ay nakapambihis na naman bukid sa katrabaho. Ayan, gaya po yan, di ba nakikita nyo dun sa unang vlog natin? Nakakatrabaho TV tayo, hindi na po ako nakuha nakapagpalit. Eh dumiretso na po tayo dito sa bukid natin. Ayan, ang gagawin po lang natin ay tinuro po sa kanila kung paano po tayo ang tawag po doon sa ginawa ko po kanina ay pagdidispunti. Kaya lang, ang nangyari, hindi po natin na ipakita. Gawa nung malayo po daw ako, sabi ni Mrs. Katrabaho, kaya hindi po tayo na i-video. Pero bukas, siguro kukuhanin po natin na kung paano po ako magdidispunti. Papakita ko po sa inyo. Ituturo natin yung paano magpantay ng lupa, yung tinatawag na kailangan pantay yung lupa para maganda yung sabog ng palay natin, mga katrabaho. Kung kasi ang lupa po natin, yung marami siyang tawag doon, yung parang chocolate hill, no? Yung mga umbok-umbok yung lupa, mahirap po tayo magsabog ng palay. Pag lumaki na yung palay, mahirap din tayo magpatuyo. May malalim, may mataas, sigurado may mamamatay na binhi po ron, mga katrabaho. Kaya ngayon nagbigay po ako ng construction tuloy. Instruction po sa kanila kung paano tayo gumawa. Kasi ako nung bata pa po ako, naisama na po ako halos mga nasa 10 taon po ako, sumasama na ako sa trabaho sa bukid. Madaling araw pa talagang kumakayod na po ako, mga katrabaho. Kaya kanina kung nakikita nyo ay hindi nyo pala nakita kanina, talagang ako po yung nagano po sa mismong hand tractor, ako po yung nag-drive. Ako po yung mismong nagpatag dito, mga katrabaho. Kaya lang, hindi po nga ninyo nakita. Pasensya na po, mga katrabaho. Ito. Tura nung lupa po ngayon. O yung bukid natin. Halos nakalitaw po, tubig na. Wala na yung lupang nakahumbok o yung putik. No, kanina po halos sa yung putik po nito ay nakalitaw, nakahumbok po lahat. Ngayon, kung makikita nyo, halos tubig na po, halos pantay na, level na yung tubig. Hindi na po tayo mahihirapan na magpatubig gawa nung napantay na natin yung lupa, mga katrabaho. Nasanay po ako sa pagtatrabaho sa construction, kumbaga inaano ko na rin po sa trabaho sa construction, ipinaparis ko na rin kung paano magtrabaho sa construction. Ganon din po sa bukid, mga katrabaho. Kung ang trabaho mo sa bukid at sa construction ay yun ang pagsasamahin natin, sigurado maganda ang ngani ng ating palay. Ngayon na po lang po natutukan dahil gaya po na sabi ko sa inyo, wala po akong masyadong trabaho ngayon. Kaya gusto ko pong makatulong sa kanila kahit na porsyentuhan po sila, sila Tata Roger, si Tata Jojo, kasama po sila. Kahit inabuti ko pa rin po silang samahan, mga katrabaho. Kahit po pagod tayo, igagawin po. No? Yan po, lalo na yung mga gilid ng pilapil na yan. Talaga dapat po yan malinis para yung palay hindi po siya masapaw ng damo. Dapat yan malinis po yan, mga katrabaho, pag nagsabog po tayo. So, ito Tata Jojo, ay Tata Roger, dapat to mawala natin to. Yung sa gilid na yan, papala natin yung tanggalin yung matitigas para mas magandang tignan yung ano natin ng palay. Maganda yung tubo, kaya pag pati yung gilid na yan, dapat paputol natin, padaras natin yung gilid ng pilapil. No? Si Tata Roger, hindi na po siya galit. Na pag tinuturuan ko sila, sabi ko sa kanila, siguro, ilang taon ka na Tata Roger? 44. Dalawang taon lang ang tanda ko sa kanya. Ako ay 42 na. Pero siguro sa tinitiyak ko sa iyo, Tata Roger, mas nauna ako siguro nagbukid sa iyo. Kasi kung dalawang taon lang ang agwat natin. Kasi ako halos 10 taon talagang nagtatrabaho na ako sa bukid. Kaya ako hindi ko naman pinagyayabang ngayon. Maraming langgam na kagat po tayo, mga katrabaho. Siyensya na. Hindi ko naman po sila pinagyayabangan pagdating po sa trabaho sa bukid. Hanggang ngayon po may natatandaan ko pa rin kung paano po magtrabaho sa bukid. Kaya tinuturo ko lang po sa kanila, sabi ko wag po silang magalit. Nang una ako po yung kanilang katrabaho, kaya sila ay katrabaho na rin.
Kaya sabi ko, wag po kayong magalit sa mga tinuturo ko. Kahit kay Nelson, ha, kuminsan kasi si Nelson ay hindi po siya kibue, no? Akala ko kuminsan galit siya. Pero ganun talaga yung itsura niya. Akala mo galit siya, mga katrabaho. Kaya, ayan. Ngayon po, nakita nyo na napakaganda, no? Halos tubig. Bukas papakita ko po sa inyo yung itsura nung hindi pa siya na pantay. Pero kasi dati, nakapaglagay na po tayo nung una eh. Kaya nung una nahihirapan po yung tubig eh, magpatubig. Kaya yung palay po natin halos hindi po naging pantay. Napa, may maikse, may mataas. Kaya sabi nga ni Brad Berlon, dala na lang, magdadala na lang daw kami ng grass cutter, puputulin para magpapantay daw yung palay. Kaya lang wala nang bunga pagpantay na yung palay. Mga katrabaho, joke lang yon. Pero kasi pag ang lupa ay maganda yung pagkaka-hand tractor, maganda po yung palay. Oh, yung isasabog na, naalanggam na naman ako. Ah, pagdating po sa... Oh, chinelas ko, nasaan? Pagdating po kasi sa bukid, maraming langgam, mga katrabaho. Kaya, ang ganda ko na lang, mga katrabaho, dahil malayo-layo pa po yung biyahe natin, siguro, gagabihin na tayo. Kaya, kasama ko po yung dalawang chikiting na makulit. Si Darren at saka si Chichi, saka si Mrs. Katrabaho. Yun, nabatawag yun, Marcos. Nagma-Marcos siya. Ayan, si Tata Roger. Si Tata Roger, may iwan na naman siya. Wala yung anak mo, no? Hindi siya... Oh, bali si Tata Roger na po ang makakatulong ko. Sabi ko sa kanya, yung po kasing pamilya niya nasa Kabanatuan, naiwan po siya ron. Ay, kumbaga, bumalik pala sila doon. Dapat titira po sila doon sa bahay ni Tatay Romy at saka ni Mama Jane. Pumayag na po sila. Eh, kaso yun, ang naging nangyari po ay kung meron po silang module o yung tinatawag nilang porpis, eh, nangihinayang po sila. Kaya minabuti po nila na bumalik uli sila sa Kabanatuan. Kaya si Tata Roger at saka yung isang anak niya ay naiwan uli dito sa Pampanga. Pero sila po yung titira doon sa Kubo. Ano, payag kang titira doon sa Kubo? Ha? Payag po. O yun, payag daw, Tatay Romy. O yun, ha? Sabihin mo kay Tatay Romy, payag po ako na yung bahalang. Walang bahala sa... Ikaw na yung magbabantay doon. Magbabantay. O, kahit pa paano siguro mag-aabot ng ano sa'yo si Tatay Romy. Pag ano, pasyalan po natin yung bahay ni Tata Roger sa may... Ano po, Kabanatuan. Baka, nasan siya, no? Gay, kala ko kasama niyong uwi. Bangka siguro. Na? Baka may bangka. Ah? Ipasundo siguro ng bangka. Ah, ganun ba? Katagtag raw siya dyan. Ayan po, wala po. Bakit dala niya yung ano, yung tapos na yung spray mo doon? Ha? Tapos na? Ayan po si Tatay Tata Jojo, uwi din po siya. Bukas babalik din siya. Kasama rin po akong babalik dito. Si ano? Gay, kala ko kasabay mo. Ah, si Gay. Gay. Ah, papunta ron. Saan? Hindi, maiwan mo na rito. Maglalakad na rin dito. Dito na. Para may kakwentuhan kami dito. Kinukwentuhan ko muna. Hintay ko kayo, dala nyo. Para sabay na tayo. Ayan, hinihintay lang po natin si Brad Edgar. Ayan, mga katrabaho. Yun po yung naging bigay ko po ng tips sa inyo sa mga trabaho po sa bukid. Lalo na sa bahay. Ganun din po tayo. Yan po yung pinakagilid na yan. Tata Roger, ito. Yung pinakagilid na yan, dapat pag nagsabog na tayo, wala nang damong na naka ano sa lupa, sa palay. O, dapat matapas na po yan, mga katrabaho. Ibig sabihin, para pag lumalaki po yung palay, kasi kung minsan nauunang lumalaki yung damo, kung minsan gagapang na sa palay, masasapawan na po yung palay sa damo. Kaya kailangan yung pong gilid ng pilapil na yan ay matabas natin, mga katrabaho, o maputol, no? Sa tabas yata, Tagalog din yun eh, isa lang din po yun. Ayan, nagtataka po si Mrs. Katrabaho kung madaldal na naman ang kanyang mister na si Katrabaho. Ayan. Dali, hintayin na natin sila, sabay. Para kung gabihin tayo, may kasama na tayo. Kaya yan, ha? Tingnan nyo, ngayon napakaganda. Sige po, siguro hanggang dito na lang ang ating naging vlog po dito sa trabaho natin dito sa bukid. Ayan, papaalam na po tayo, mga katrabaho, dahil gabi na po. Uwian na naman. Medyo malayo-layo po yung biyahe natin. Medyo gagabihin po tayo. Kahit na ito, nakikita nyo naman siguro yung itsura ni katrabaho minsan. Kahit yung pang-alis na, yung pang-alis o pang-trabaho, minsan nagawa na rin, pinagkasama na rin sa trabaho, ganyan. Pang-alis siya, pinang-trabaho ko na naman, oh. Ganun po
salamat din po ako sa nila. Maraming salamat po sa Diyos. At hanggang dito na lang. Mag-ingat po tayo palagi. Mangga. Si Boy Bangga. Magandang pagkakas po sa inyo. At ingat po tayong palagi sa pagdadrive. Kayo na lang po. Marunog kayo sa Manidela. Tiyak. Ay, mababang ka kayo. Magandang hapon po muli sa inyo, mga katrabaho.